Oh, andyan uli kayo mga kapatid. Sabado na naman, oras na naman para madagdagan ang ating ligtas points. Pero paano nga ba uli? Alamin natin at isabuhay ang mga naging gawaing makalangit ng ating mga kaibigan na nangayoy nasa langit na. Mga kapatid, sa episode po na ito, i-feature natin si Saint John Mary Vianney. Mukhang natatandaan ng mga iba sa atin. Kaka-celebrate lang po ng piyesta niya noong August 4. Pero sino nga ba si Saint John Mary Vianney? Si Saint John Mary Vianney ay isang Pranses. Siya po ay ipinanganak noong May 8, 1786 sa Lyons sa France. Si Saint John Mary Vianney ay nanggaling sa isang pamilyang mahirap. Ang hanap buhay po nila noon ay farming, so he came from an agricultural family. Nung kanyang kabataan, siya po ay nagturo ng katisismo kung paano magdasal sa kanyang mga kababata. Kaya naman, kahit siya ay nahirapan sa pag-aaral, hirap sa Latin, kumbaga sabi nga ay he was not a very good student. Noong 1815, siya po ay naordinahang pari. After 3 years, noong 1818, sabi ng kanyang obispo, "Ia-assign kita sa malayong lugar, sa Ars, kung saan napakaliit ng pag-ibig ng mga tao roon sa Diyos." Mga kapatid, noong panahong iyon, pag sinabing malayong lugar, hindi gaanong active ang mga tao. Kumbaga, malayo sa sentro ng pangangaral, malayo sa sentro ng kalakalan. Kaya kumbaga, struggle ito para kay Saint John Mary Vianney. Pero sabi nga, challenge taken, ika nga. Kaya naman, si Saint John Mary Vianney nagsumikap. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan, ang present situation ng parokyang iyon. Sinimulan niya sa kanyang pagiging buhay na halimbawa ng pagiging isang Kristiyano. Siya po ay, kumbaga, naging pari para sa lahat. Siya po ang parish priest doon sa parokyang iyon. Kaya naman, he made sure na siya po ay available sa lahat ng oras. Siya po ay naging halimbawa sa pagdarasal, sa kanyang pananalig sa Diyos, no? Si Saint John Mary Vianney ay hindi rin napagod na to do his pastoral duties to his parishioners. At isa sa mga duties na iyon ang pagpapakumpisal. Hindi siya napagod, imagine, almost the whole day, 16 hours. Wala siyang ibang gagawin kundi magdasal sa harap ng Santissimo, o kaya naman sa mahabang oras siya po ay magpapakumpisal. Sa ganong example nga naman talaga ng isang pari, madaling lapitan, nakikita mo sa kanya ang halimbawa ng kabutihan, ng buhay na pananampalataya sa Diyos, ay talaga nga namang maraming naakit si San Juan Mary Vianney na maging madasalin at mapanatiling buhay ang kanilang pananampalataya. Kaya naman, maraming nailigtas na kaluluwa si Saint John Mary Vianney. Imagine nyo, parish priest po siya doon sa loob ng 40 years, no? Hanggang siya po ay namatay, no? Si Saint John Mary Vianney, dahil nga maraming nailigtas na kaluluwa, ay narito ang mga naging pagsubok sa kanya. Hindi po siya pinatutulog ng mga demonyo na nagpapahirap sa kanya, even up to the physical aspect, no? Hindi lamang spiritual, pero sabi siguro ng mga demonyo, aba, pisikalan na to para mahirapan siyang makapagligtas pa ng maraming kaluluwa. In a nutshell, si Saint John Mary Vianney ay isang pari, isang halimbawa ng isang parish priest na challenge para sa mga pari po ngayon na kanilang sundan.
yung pagkapari ni Saint John Mary Vianney at yung pagkapari ng mga pari ngayon, wala namang pinagkaiba. Siguro, may pagkakaiba sa sitwasyon, pero yung sustansya, yung diwa ng pagkapari ay parehas. Kaya naman, si Pope Benedict XVI, noong taon ng mga pari, sumulat siya at hinamon niya ang mga pari na balikan si Saint John Mary Vianney. Tignan ang naging gawain ni Saint John Mary Vianney upang kanilang maging gabay. Oo, ba, mahirap. It takes a lot of grace for them to follow Saint John Mary Vianney. Pero di ba nakaka-inspire? Si Saint John Mary Vianney, hindi matalino, mahina sa Latin, dinala sa malayong lugar. Hindi ba iyon para bang katulad rin ngayon? May mga pari, hindi naman lahat yan ay sabihin nating matalino. May mga pari din naman struggling. May mga pari din naman na pinadala sa malayong lugar. Ngunit, makikita po natin, kahit sa panahon ngayon, hindi ito hadlang sa kanila. Hindi ito hadlang upang kanilang ipagpatuloy ang naging gawain ni Kristo sa mundo. Hindi ito naging hadlang upang kanilang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya naman, sa pagkakataong ito, sa episode na ito, alalahanin po natin ang ating mga pari. Yung pari na nagbinyag sa atin. Yung pari o yung obispo na nagkumpil sa atin. Yung pari na nagbigay ng First Communion. Yung pari na nagpakumpisal sa atin. Yung pari na nagkasal sa inyong mga magulang o sa inyo mismo. O ang pari na nagbasbas sa may sakit, ang pari na nagbasbas sa mga patay, ang mga paring walang sawang nananalangin para sa inyo. Ang mga pari, tao rin. Marami sa kanila nagkakamali. Marami sa kanila nagkakamali sa kanilang pagpapasya. No? Marami ring pari nawawala sa priority. May pari na nakakapagpaisa, pinag-unify tayo. May mga pari na hinahati-hati tayo. May mga pari na ready, on call, all the time. Kailangan mag-misa, kailangan magbasbas ng patay, kailangan mag-anointing of the sick. May mga pari rin namang mahirap tawagan at mahirap hanapin sa loob ng parokya. May mga pari na wini-welcome ang lahat. Kinakausap ang lahat, walang pagtatangi, mahirap o mayaman. May mga pari din namang may mga fans club, no? May mga pari din namang pili ang kinakausap. May paring masayahin, may paring suplado. Pero sa lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng ito, ano ang role natin bilang mga laiko? Bilang mga laiko, dapat ipagdasal natin sila. Tayo rin dapat ay magpaalala sa kanila na sila'y mga pari. Kung tayo mga laiko, mahilig sa chismis, mahilig sa usap-usap, aba, wag na nasana nating idamay ang mga pari. Ang mga pari nandyan bilang gabay. Tayong mga laiko ay dapat tulungan sila. Tulungan silang sa kanilang mga maraming gawain, tayo ang kanilang maging katuwang, tulungan upang kanilang ma-enrich ang kanilang priesthood. At huwag sana tayong mga laiko ang maging instrumento upang masira sila sa kanilang bokasyon. Kaya naman, ang pagiging pari ay hindi lamang trabaho ng mga pari. Ang paghuhubog sa mga pari ay hindi lamang trabaho ng mga formators, kundi tayo ring mga laiko. In fact, malaki nga po ang trabaho nating mga laiko upang sa mga susunod na henerasyon ay makapag-produce tayo ng mga pari. Oops, hindi lamang basta pari, kundi mabuti at banal na pari. Hindi naman po magkakaroon ng mga pari kung hindi dahil sa mga laiko na nakapaligid sa kanya. Sa kanyang mga magulang na mga laiko, sa halimbawa ng mga taong nasa paligid niya,
at sa ating pananalangin sa Diyos, sa ating pananampalataya, hindi po tayo magtataka na ang Diyos ay magpapadala ng mas marami pang mabuti at banal na pari. Kaya naman po, inaanyayahan ko kayong lahat na ipagdasal ang ating mga pari. Katulad ni San Juan Maria Vianney na ipinagdiwang natin noong August 4. August 4 po ang araw ng kanyang kamatayan mismo. So noong 1859, siya po ay sumakabilang buhay, no? Siya po ay sumama na sa Diyos. At later on, noong 1925, siya naman po ay naging santo. Kaya naman po, tulad ng sabi ko kanina, pagdasal ho natin ang ating mga pari. Huwag nating kalilimutang sila ay alalahanin, alagaan, at ipagdasal. Sapagkat sa ating mga layko, malaki po ang ating responsibilidad, malaki po ang ating role upang sila ay maging tapat, mapagmahal, at higit sa lahat, manatiling faithful servants of the Lord. Ang pari hindi po naging pari para sa kanyang sarili. Ang pari ay naging pari para sa atin. Sipin na lang po natin, kung walang magmimisa, walang misa, walang Eucharistia, hindi po natin matatanggap si Jesucristo sa sakramento ng Eucharistia. Hindi ho tayo makakapakinabang, hindi ho tayo makakakomunyon. At di ba ho, ang komunyon o ang Eucharistia, ang ating buhay, ang sustansya ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy mo po kaming bigyan ng mga mabuti at banal na pari. Patuloy mo po silang gabayan at sa halimbawa ni San Juan Maria Vianney, sila po ay makatugon sa aming mga pangangailangang espiritual at mas marami pang mailigtas na kaluluwa. Amen.